So today, I decided to do a voiceover sa video ko para ma-explain ko naman yung moves ko each round. So dito sa video na to, termi yung napili ko kasi termi yung lately ko nakakalaban dito sa arena. So hindi ko na maalala kung ano yung tinira ko nung round 1. So panoorin mo. Let's see muna kung ano yung card natin and card ng kalaban. So sa first round, tiniro ko lahat ng card ko kasi ayoko makastil yung kalaban, and since nakita ko na may serious siya, tiniro ko na lahat. And kung may discard card ako, lagi kong tinitira yun, lagi sa unang round pa lang. And isa pa, pagka nakita ko na ako yung huling titira and may prickly trap ako, ginagamit ko na siya kasi mas mataas yung damage niya na nabibigay. And this round, nag-decide na ako na patayin na yung plant niya para ako na lang in turn yung litera. Nag-last stand yung plant niya, so nakapag-steal siya sa akin. So, it's okay. Okay lang naman. Please, mabatay niya yung plant. So, yung round 3, nag-pass kami parehas kasi maybe wala siyang magandang card. And ako naman, nung round 4, discard card lang yung pinili ko kasi feeling ko ngayon titira na yung aqua niya and termi niya ng marami. So, yun, ganun ako, discard card lang. So this round, protect ko lang yung bag ko against sa aqua. And yun. This time, decide na ako na patayin yung aqua niya and lagyan din ng shield yung bug just in case tumira pa yung aqua niya kasi nauna yung aqua niya sa akin. And yung arrangement ko ng card sa bug is inuna ko yung snail shield kasi iniisip ko na baka i-jump ako ng termi niya. So, hindi ako makapag-discard ng card sa kanya, kaya, yun.
same thing lang ng ginawa ko dito sa round na to. Pang snail shell, pang stun sa kalaban, and then discard card lang. And inun ako ulit yung snail shell ko para just in case ma-chump niya ako. Which is yun yung gagawin niya. Iniiwasan ko tumira dito sa kapwa ko kasi hindi pa bumabalik yung mga cards ko. So, dito lang ako sa pag tumitira hanggat maaari. Ito yung usual na combo ko sa ako ko para sa turn niya. Piranha, which is 120, then Nemo pang tanggal ng stun, Swift Escape, and Clamshell. Swift Escape para against sa Mystic Rush, baka ibaba ang Mystic Rush niya ako, may slow niya ako. And iniisip ko kasi lagi, kaya ako yung unang tinitira yung 120 kasi ang usual na shield lang ng turning is 60, 90, 115, 145, 170, and 200. In that case, pag kasi 115, 90, and 60, papasok ko yung 120, then may matatanggal ko yung stun niya with my Nemo, so kaya lagi kong inuuna yung 120. And this time, inisip ko na since isa lang yung card na tinira niya last round, magtataas siya ng shield this round. So, eto yung combo ko naman sa pagkakaroon. Inuuna ko yung 120, 110, then ang tanggal ng stun yung Nemo and escape. 120 and 110 kasi medyo malaki yung damage na maaalis ng 120, then may konting-konting papasok sa 110 ko bago siya ma-stun, then pangtanggal ng stun yung Nemo and then pang damage ulit. Let's see kung ano mangyayari. Namatay na siya sa Blood Moon Curse. Hindi pa ako sanay na mag-voice over kasi hindi naman talaga ako nag-voice over sa mga videos ko. But I hope may natutunan kayo sa video na to. And thanks for watching, guys. And yeah, subscribe naman kayo. Thank you.